Magandang araw po. Ito na ang isa sa ang pinakauling ano natin, asynchronous video lesson sa midterm. This is about yung quotient rule. Now, itong quotient rule na to na-discuss ko na to sa mismong synchronous lesson natin. Pero I felt na maraming naguguluhan because understandably, medyo mahirap na talaga to Hirap na tayo ng pahirap. This is the last part of the algebraic function and the quotient rule. So, lalagay ko dito, this is just part 1 and part 2. And then, just an assistance because we're going to have a quiz on Friday, both sa dalawa niyong section. So, ilalagay ko na yung mga diniscuss ko. Kung sakaling din medyo nakuha na nakaraan, di pwede natin reviewin dito. Okay, yung product rule at saka yung quotient rule, parang in tandem lang sila kung tutusin. Meron silang certain process na ginagawa para makuha natin. Now, yung product rule, na-discuss ko na before, pag sinabi natin, eto, nakikita mo rito. What we have here is the derivative of u and v, which are both function of x. So, ang mangyayari dito, what you're going to do is just get the value of u, and then multiply it by the derivative of v, plus get the value of v, and then multiply it with the value, with the derivative of u. So, yung party na yun, pinakuha natin yun Pero yung given naman dyan, that is yung u at saka yung b. And then, tinatanggal ko to para medyo mas simple kasi yung iba nalilito dyan pag laging ganyan ang itsura. Although, sa mga traditionalists, talagang ayaw nila tanggalin yan. Pero you can still solve for the derivative of a product pag tinanggal mo yan, yung over dx. Now, sa quotient rule, nag-ibalan siya ng konti. Nakikita ko rito para nagbaliktad lang sila ng pwesto. Kapag nagbaliktad sila ng pwesto, magkakaroon na siya ng negative dito. Now, in this case, dapat hindi siya magkakaroon ng baliktaran Kasi yung iba rito, dahil nasanay sila, especially mga estudyante ko minsan, nasanay sila na nakikita nila, this is udb plus bdu. Kaya minsan, ilalagay nila dito is udb minus bdu. So, that is a common mistake. So, tatanggalin ko na yung dx para hindi siya masyadong convoluted. Ganito yung mangyayari sa kanya. Ito yung function, nakikita nyo, that is in the form of a fraction. At para sa pagkuha ng pinaka-derivative niyan, that's just going to be bdu minus udb over b square. And then itong kinukuha natin dito, ang given dito is ito u at saka b. Kukunin mo yung derivative ng b at saka derivative ng u. That is the same with the quotient rule, pero idadagdag mo to. Kunin mo yung b square. Now, sa synchronous lesson na to, hindi ko na ipapakita yung mga alternative natin kasi pinakita ko sa lesson kung ano yung alternative na part na pwede natin gamitin para ma-solve yung derivative ng fraction. Meron tayong apat na example dito for the easy round. I-discuss ko lang isa-isa. So, pag nakuha naman, and then papakita ko talaga kung paano. And then una, pahirap ng pahirap to. So, for the first problem, the function that is given is y is equal to 1 over 3x minus 2. Now, ang gagawin natin dito, i-designate natin kung ano yung u at saka yung b. Now, yung u rito, that is always the numerator. So, makikita ko sa kabilang side, that is just equal to 1. And then, yung b naman, that is the designated as the denominator. Kaya makikita ko sa kabilang, that is now 3x minus 2. Ito siya, tapatan lang. And then, gamitin natin, we're going to use the quotient rule, that is bdu minus udb. Iisa-isayin muna natin. Ang value ng u na nakuha ko is 1, therefore, if I get the derivative of u, it's going to be 0. Because 1 is a constant. Pag kinuha ko yung derivative niyan, magiging siya 0. Yung b naman, nasa value of 3x minus 2. This, we're going to use the sum and difference rule. So, iisa-isayin ko kunin yung derivative na ito. So, ang derivative ng b rito, which was taken from b, that's just going to be 3. So, db mo, derivative of b, is actually 3. This will become 0, ito negative 2 because that is a constant. Ito naman 3x will just become 3. Ayan na. So meron na tayo, kuha na natin yung 4. Ang last part, madali naman to because this is just b square. Alam ko naman yung value ng b square. So i-squarein ko lang yan. I-close ko lang siya sa isang grupo. So magiging siyang quantity 3x minus 2 square. Ayan lang siya. Pag nakuha mo na yung 5 na yan, pwede mo na pagsama-samahin And then after that, para mo lang siyang pinagsasubstitute mo na lang. And then after that, pag nasubstitute mo, tingnan mo kung pwede mo pa i-simplify. So again, ito yung gagamitin natin para sa quotient rule.
ang B natin, that is going to be quantity 3x minus 2 times the du, which is 0. So, quantity 3x minus 2 times 0 minus u, which is actually equal to 1, and then times the db, which is actually equal to 3. Yung b square, hindi na problema yan. Ito lang yan. Lalagay mo lang dyan sa ilalim. So, ito, babasahin ko lang. Mental math natin. Y prime is going to be equal to quantity 3x minus 2 times 0 minus 1 times 3. Okay. Pagdating niyan, simplify na lang natin na ilagay na natin yung dapat ilagay. Sinubstitute lang natin yung mga value ng BDU at saka yung DB at saka yung B square. Oops, sorry, this is square, ha? So, hindi ko nakukuha. Ano to eh? May problema yung physical. Para bumabalik siya. So, this is square. Quantity 3x minus 2 times 0 will be 0. 0 na lang to. So, magiging 1 to and then 1 times 3, that's going to be 3. So, ang final answer natin dito sa numerator is going to be negative 3. And then, sa denominator, that's going to be quantity 3x minus 2 raised to 2. And again, baguhin ko ito kasi mali. So, this is good. Binago ko naman ito during our lesson. So, ngayon, nagsimula na ako mag-discuss. So, hindi ko na muna babaguhin. Pakita ko na lang sa actual. So, mali lang yun. So, the answer for this one is y prime is equal to negative 3 over quantity 3x minus 2 square. Okay. Punta tayo sa second problem. Again, kunin lang natin kung ano yung value ng u at saka b, and then kunin mo yung derivative ng u, and then yung derivative ng b, and then yung b square. Yung u natin is equal to 4. Madali pa rin to. This is still a constant. So, this is going to be derivative u, that is equal to 0, because that is a constant. Ngayon, pagdating natin ng b, that is now given as 1 minus 2t cubed. Now, still, we're still going to use yung tinatawag natin sum indifference rule, followed by, kasi individually, kukunin natin yung derivative niyan, followed by yung tinatawag natin power rule. Dito, power rule na ito eh. Ito naman, constant rule. So, ang magiging derivative ng B dito, kahit observation lang, makikita mo, this is now going to be negative 6t squared. So, yung 1 became 0, and then the derivative of negative 2t cubed is negative 6t squared. So, that is the derivative of B. And finally, for the last one, we need to find the value of B squared. In close ko lang ito sa isang grouping, and then lalagyan ko ng square. So, that is B squared. Quantity 1 minus 2t cubed squared. So, that is now, okay, that is now B square. Okay. So, ilatag na natin BDU minus UDB. Doon tayo tumingin. Kasi dito wala naman tayong problema. Ilalagay mo lang siya sa ilalim. Sa denominator. So, pag nilagay natin sa ilalim yan, alam ko yung nasa ilalim niya, the denominator is quantity 1 minus 2T cubed raised to 2. Yung BDU, minsan meron nalilito dyan, tingnan natin dito, BDU. So, ang muna nakalagay dito sa left part, that's going to be quantity 1 minus 2t cubed. O, walang raise to 2. Quantity 1 minus 2t cubed times the derivative of u, that is 0. Ito siya, bdu. So, pinagdikit mo lang siya. Ito du na kumultiply dito. So, that became quantity 1 minus 2t cubed times 0. And then, yung kasunod, yung udb, that is minus 4 times negative 6 2t squared. Ito siya. U times db. U times db. 4 times negative 6 2t squared. Ayan na. Okay, ayan na siya. So, para makuha natin yung pinakahuling answer na ito, ito, nakamultiply sa 0, so 0 na rin siya. So, matitira na lang, ito nasa right part. Negative 4, hindi, positive 4 times negative 6 is negative 24 t squared. So, positive 4 times negative 6 t squared is negative 24 t squared. Since naging negative siya at negative yung nandito, which means it's going to be positive. So, numerator part natin, that's going to be positive 24 t squared over quantity 1 minus 2 t cubed raised to 2. So, that is the final derivative. And again, okay, may masyadong konti dito. This should be x. Pero ano lang naman ito eh, yung pinaka-formula lang naman natin. So, this is the answer for problem. Okay, let us continue with the other problem. Meron pa tayong 3 and 4 para sa tinatawag natin easy round.
eto, ganun pa rin, same approach. Ang u natin is going to be x squared, and then ang b naman natin is going to be x plus 1. So pag nakuha mo yung u, this time, this no longer a constant, ang derivative nito is going to be 2x. 2x dx dapat, pero yung dx, that is just equal to 1. And then ang b naman natin, that is equal to x plus 1, so ang derivative nito is just going to be 1. And then, finally, yung last part, yung b squared, that's going to be quantity x plus 1 raised to 2. Nilagyan ko lang ng grouping sign, and then raised to 2. Okay. So, pag sumasamahin na natin, ito again, yung quotient rule, ito yung b, ito yung du, b times du. So, pag binultiply natin yan, it's going to be quantity x plus 1 times 2x. Okay? This is just the first one. Ito naman, minus, that is u dB, u multiplied to dB. So, it's going to be x squared times 1. U times dB is x squared times 1. And then, yung b squared is quantity x plus 1 raised to 2. Ayan lang siya. Ngayon, simplify na natin para makuha natin yung pinaka-final answer. So, I can multiply this directly kasi wala naman itong ano eh. Wala naman siyang exponent na greater than 1. Ito, huwag muna natin isama yung negative, that is x squared times 1, that's just going to be x squared pa rin. Walang magbabago. Ito naman, I can multiply this 1 sa binomial na to, x plus 1. Therefore, it's going to be 2x squared plus 2x. So, dito, 2x times x is 2x squared. And then this one, 2x times 1 is going to be 2x. So, mangyayari dito, yung bagong itsura niya, especially the numerator part, is going to be y prime, is equal to 2x squared plus 2x minus x squared. Ayan na. O, para makuha yung pinaka-final, itong parte na to, pwede natin simplify eh. This is positive 2x squared minus x squared, therefore, what is left is only x squared plus 2x. And then, in quantity, over quantity x plus 1 raised to 2. This is raised to 2. Oh, ikukari ko na dito para sa mga nanonood. Hindi ko siya. Inayos ko to eh, during our lesson eh. This is actually raised to 2. Sorry. Okay. Ayan na po siya. Ayan na po yung final answer natin. That is going to be y prime is equal to x squared plus 2x over quantity x plus 1 raised to 2. Okay, final question for the easy round. Ito, pareho ng binomial. So, medyo mas complicated ng konti ito. So, ang u natin, that is given by x squared plus 1, the derivative of this one is just 2x. Du is equal to 2x. V naman is given by x squared minus 1. Therefore, the derivative of this one is the same. That's just going to be 2x then. Pareho silang 2x. And then, ang b squared natin, that's going to be x squared minus 1, quantity x squared minus 1 raised to 2. So, that is going to be the b squared. So, nakuha ko na yung 5, pwede na natin substitute dito. Pag sinubstitute ko to, titignan ko lang dito, that is b multiplied to du, and then u multiplied to dv. The value of b here is x squared minus 1, it's going to be multiplied to du. So, mangyari, it's going to be x squared minus 1, times 2x. Again, I repeat, b du, b times du, it's going to be x squared minus 1 times 2x. So, pagdating naman dito sa kabila, negative u dv, so ang value ng u natin is going to be multiplied to the value of dv. So, it's going to be x squared plus 1 or quantity x squared plus 1 times 2x. So, ano yan na siya? Ayan o. So, eto yung b. Eto yung derivative ng u. Nakamultiply lang naman. Eto naman yung u. That is x squared plus 1. Multiplied to the value of the derivative of b. Which is actually 2x. Ngayon, para masimplify natin, since pwede natin i-multiply ito dito sa mga binomial niya, 2x times x squared minus 1. 2x times x squared is just 2x cubed. And then 2x times negative 1 is just negative 2x. So, ito magiging siyang 2x cubed minus 2x.
Well, do the same here. Dito muna tayo mag-concentrate. 2x going to be multiplied to x squared plus 1. 2x times 2x squared is going to be 2x cubed plus 2x times 1 is going to be 2x. Still, meron pang parenthesis muna. Okay, so, o tama naman. Dito, walang problema kasi positive yung nandito niya eh. So, pwede ko nang tanggalin diretso yung parenthesis. So, wala namang mangyari. Pero dito, na-remain ko yung negative. Kasi marami rin narilito dito. So, kailangan ilagay ko pa rin yung parenthesis, negative, and then pag tinanggal natin, which means, magbabago lahat ng sign ng nasa loob. Now, yung nasa loob ng parenthesis na to, makikita, no? Makikita mo parehong negative-positive. Pag tinanggal natin yan, that will now become both negative. Positive, positive, it became negative. Okay? And finally, para masimplify pa natin even more, tingnan natin yung pwede natin makombine. So, ito, pareho siya eh, pero magkaiba yung sign, which means pwede natin makancel. Mawawala yung 2x raised to 3. Ito naman, negative and negative, pero pareho sila 2x raised to 1. So, pwede natin i-add dyan. Kaya yung final answer natin dito is going to be y prime is equal to negative 4x over quantity x squared minus 1 raised to 2. Yun yung final answer niya. O, yan siya. Y prime is equal to negative 4x over quantity x squared minus 1 raised to 2.